Hi mga idol, ang topic po natin ngayon ay ang pag-finish ng isang poste na may apat na kanto. Dito ay ituturo ko ang paraan ng mas mabilis na pagbuo ng isang poste. Gaya ng nasabi ko sa isa kong video, mas mabilis po kung uunahin natin ang bawat kanto niya. Gaya po ng nakikita nyo, inuuna ko pong tapusin ang isang kanto niya. Panoorin po natin. Okay po, natapos na po natin ang unang kanto. Ayan na po ang first corner na nabuo natin. Ngayon po, isunod natin ang second corner. Kung papansinin po natin, mga corner muna ang inuuna ko. Bakit po? Mamaya po, ipapaliwanag natin kung bakit. Watch and learn lang po tayo mga idol para may matutunan kayo na bagong idea sa ginagawa ko para po kahit papano may ma-share naman po kayo sa iba. Ayan po, tapos na po ang second corner natin. Next po ay ang ikatlong kanto ng poste. Ngayon po, sa paghagis natin ng halo sa bawat kanto ng poste, huwag lang po tayong lalagpas sa tansi na naka-layout dito para maiwasan po natin ang pagbara ng sobrang kapal. Yung iba po kasi, tatapalan ng makapal, tapos gagamitan ng bara para kayasin. Ang tanong, kaya nga tayo may tansi para sundan natin? Yung paggamit po ng bara, tapos kakayasin, sinaunang ideas na po yun. Dati ko rin pong ginagawa yun, kaya lang, mahirap po talaga, lalo na kung napakakapal ng tapa mo. Naitanong ko nga minsan sa sarili ko yun, kung bakit ko ginagawa yun. May tansi naman para sundan. At kailan kayasin gamitan ng bara? Di po ba? Kaya nagkaroon po ako ng bagong ideas kapag gumagawa ako ng mga kanto. Ayun ay ang sundan lang po natin ang tansi. Huwag kang lalagpas para madali pong barahin. Okay po. At
Tapos na po ang third corner natin. Next po ang ika-apat, pero hindi na po natin ipapakita sa video ito. Dito na po ang next level ng bagong idea ko, kung bakit inuuna ko pong tapusin ang bawat kanto ng isang poste. Kasi kapag medyo tuyo na, saka po natin umpisan ang gitna nito. Yun po ang purpose ng ginawa ko. May susundan ka ng pattern para maiwasan ang makapal na palitada. Di po ba? Panoorin po natin para makita po natin ang pagkakaiba sa ginagawa ng iba. Sina-challenge ko po yung ibang magagaling sa kantuhan dyan. Subukan po ninyo ang bagong idea ko. Kahit po sa mga biga, basta't may tansi, sundan lang po natin yun. Hindi tayo mahirapan. Okay po, tapos na po ang unang pisingin ng poste. Tingnan po natin, hindi siya masyado makapal. Hindi po tayo mahirapang magbara. Next. Panoorin lang po natin hanggang sa matapos. Ang mahalaga lang, huwag lang po masyado makapal yung palitada natin. Kasi po may pattern na naman tayo eh. Yung mga kanto ng poste na una nating binuo, doon lang po tayo susunod. Hindi na po tayo mahirapan. Magbara man tayo mamaya, konting-konti na lang. Okay po, tapos na po ang ikalawa. Yung pangatlo po, saka yung pang-apat, di na po natin pinakita sa video nito. Ngayon po, sa pagbabara na tayo. Pasensya na po, medyo pinas-forward ko ng konti para hindi po tayo masyadong matagal. Hindi naman po ito ang topic natin. After po nabarahin, ito para po natin ang nabara natin kanina. Nag long sleeve na po ako kasi napakainit na. Alas 10 na yata nung mga oras na yun. After po nabarahin ay ang second coating natin. Pero yun po yung pinakamanipis lang. Halos pantay lang sa tansi para pupulihin na lang siya. After po ng second coating na manipis, umpisa na po natin bulihin.
sa pagbully po natin, hindi po naiwasan yung may nasisira sa mga kanto. Yung iba, nawawala sa tansi. Kaya ang kailangan, dagdagan po natin uli ng ano, tapalan po uli natin siya para mabuo yung kanto. Siguraduhin lang po natin na talagang nasa tansi siya. Wala pong lagpas, wala pong lubog, walang lalabis. Salamat po sa panonood ng video ko. Sana po mag-subscribe na kayo. Mag-likes and share para po updated po lagi tayo sa mga videos po natin na i-upload. Maraming salamat.